This is Dan ng Danmark TV. So kung mapapansin nyo guys is naka-hoodie pa tayo kasi umagang-umaga. Nagising lang natin. So ngayon, nandito tong motor na to. And this motorcycle guys is sa mga hindi nakakaalam at sa mga nakakaalam na agad dahil pinupost natin to dati-dati pa. So ngayon guys, ang motor na to ay for sale. So for sale pa rin siya. So for more information, makinig lang kayo sa video na to at panoorin nyo, tapusin nyo. At bago yan, papakilala muna ako sa mga di pa nakakilala sa akin. This is Dan guys ng Danmark TV and welcome to my YouTube channel. Kung bakang to, please subscribe and hit the bell notification para naman ma-update ka sa about uploads ko. So ngayon guys, sisimulan na natin to. And ipasok muna natin ang intro at ipapakita ko sa inyo ang montage nito. Pagpasensyaan nyo na ako, naka-shorts lang ako tapos sando sa loob kasi umagang-umaga. So ngayon guys, ang focus natin ang pag-uusap na to sa motor na to. So this motorcycle guys is Gamma 200cc. So ito ay motor ng Rusi. And ang engine nito guys, sa mga hindi nakakalam, ay from China. At Longsin ang may gawa nito. So alam nyo naman, ang Longsin guys is isang manufacturer ng isa pang mga iba pang brand. Gaya ng sana kayo muna. Salin na yun. So ngayon guys, is ipapakita ko sa inyo yung mga basic specs at upgrades ng motor na ito para sa mga hindi nakakaalam about sa motor na to, para magkaroon kayo ng knowledge. At kung gusto nyo tong motor na to, please message nyo ako sa aking page Danmark TV. Post din natin to doon para malaman nyo yung mga pinagkaiba nito sa dati at sa ngayon. So tatanungin natin sa may-ari. So siya yung nagbibidyo. Anong model to ba guys? SSX 200cc. Rusi yan. So, anong year model na to? 2017 to guys. So, yan. Bagong-bago pa yung mga gulong sa harap. So, wala na kayong dapat pang abalahin dito kasi complete papers to. No issue siya. So, ready to start. And ready to go na lang siya. So, ngayon guys, papakita ko. Ito lang yung mga upgrades niya na nilagay niya. So, lapit ko bagos. Pakita natin itong kanyang sticker. So, ito yung kanyang sticker. Kung mapapansin nyo, logo to lang ano. Hindi naman. Ganun, diba? Kahawig so, lang. Ito guys, ito yung kanyang headlight. So, mapapansin nyo, hindi pa rin siya LED. Pero, syempre, gaya ng mga lumang motorcycle, ganun pa rin siya. Pero kung gusto nyo i-upgrade, madali na lang yun. So, hindi pa niya pinapalitan yan. Pero, papansin nyo, LED to. Diba bagay? Yes. LED ang kanyang mga turn lights. Ayan. At ito ang kanyang wheels guys. So, ang wheels niya is 80 ba to? Malit itong nilagay mo ngayon, no? Oo, malit yan. So, malit lang yung nilagay niya ngayon, guys, kasi nilowered niya to. So, binabaan ng konti, ilang millimeters, hindi ko alam, ilang inches yan. Basta binabaan niya para mas pogi siyang tingnan, medyo sub-sub ka. Medyo Superman position. So, ito kanyang gulong, guys, is 18-19 by 17. Yan. So, sa kanyang harapan, guys, kung mapansin niyo, ang kanyang front telescopic fork ay standard pa rin. Standard lang siya. Yan. At ito ang kanyang disc brake. So sa kanyang harapan, hindi siya ABS, syempre. 2017 year model, anong expect niya? I-expect mo guys, di ba? So syempre, at least naka-disc brake yung kanyang harapan. And hindi lang 'yan. Maging sa likod is disc brake din, pero mamaya natin ipapatingin sa inyo. So ngayon, guys, papakita ko naman sa iyo ang upgrades dito sa kanyang manubel. So to guys, ito yung kanyang mga basic upgrade. So ito, hindi ito yung stock na handlebars niya. Pinalitan na to. Kung papansin nyo, kulay. Yan. Astig, di ba? Bago yan. Even tong handle grip. Bago. At itong brake lever at clutch lever. Bago yan lahat. So ano pang hinihintay nyo? So gusto nang magutong motor, gusto maging foggy. Yan. Wala na ang problema. And syempre itong kanyang speed meter guys is analog pa rin. Gaya ng mga dati. Hindi pa siya digital. Yan. At itong kanyang susian para sa ignition. At push start and kick start nga pala ang starting system na ito guys. So ang kanyang tangke guys is sa tingin ko 12 liters. Okay. 14 liters ang kanyang gas tank capacity. So kung gusto nyo mag long ride, walang problema. At itong kanyang upuan guys, napaka-comfortable na ito dito. Kasi hindi pa to na tatabasan. Malambot pa rin siya. Okay na okay pa rin. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung position ng driving position dito. At
kung okay ba. Okay ba siya? So, ito guys, another upgrade niya. Papakita ko sa inyo. Ito, ang tawag dito guys is transformer yata. Hindi ko kabisado. Basta, ito upgrade to guys. Hindi to stock. Kung mapapansin nyo, yan. Ganda, di ba? Madalas to nakikita sa mga rider na motorcycle. So, ngayon, nilagay niya dito, convert. O, yan. Bagay na bagay. And, mga upgrades lang naman to. Mga stickers. Yan to, ng Honda. Pero, ang engine talaga na ito is Rusi 200 Gamma. So, gusto nyo guys, malaman nyo presyo na ito. PM nyo na lang kami. So, i-update ko kayo doon. Basta mag-PM lang kayo sa Denmark TV. So, ito guys, ang kanyang engine nasa loob din nyo makikita yan. So, 200cc guys, malaki. So, siguro mamaya papadinig ko na lang sa inyo yung sound ng kanyang muffler. So, yun nga pala. Itong kanyang gulong guys. Stock. 140 yata ito. Malaki na yan ba guys? 140 by 70. Yan. 140 70 by 17. Oh. So, yun ang kanyang wheel size sa likodan. Guys, ang kanyang sprocket. Malaki. Okay na okay siya. Ang long ride. So, disc brake din sa likod. And then, ito, meron siyang kickstart. Ito, upgrade. Siyempre, hindi pa. Hindi underneath. Pero, pwede nyo alisin to. Kasi nalis na namin to dati. Gusto nyo mag-upgrade. So, kanyang tail light, guys, is hindi pa LED. Kasi nyo, basta hindi pa to LED, guys. Ito, meron din siyang grab bar dito sa likod para sa mga angkas. Pwede nyo hawakan para hindi kayo mahulog kung ayaw nyo humawak sa driver. So, ito guys ang kanyang muffler. Papakita ko sa inyo. Nasa silong. Converted yan. Upgrade din yan. So, sa mga gusto ng gantong motor, wala lang yung hanapin pa kasi kompleto na siya. Konting, siguro ano na lang to polish. Kung gusto nyo, repaint nyo na lang din sa mga may gusto. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo yung kanyang riding position. So, syempre dahil lowered na sa harap niya guys. At ako ay 5'10". Yan, flat-footed ako. Kung papansin nyo, yung, wala, naka-relax lang yung paa ko. Pero pag magdadrive ka dito, tapos ganito yung, ganito kakalaki. Ganito lang, ganitong position mo. Pero pag naka-transformer ka na shifters, ganito siya. Kung titignan nyo, naka-ganito ako. Hindi naman siya masyadong sub-sub. Pero ang problema dito, pag may angkas ka, kulak ka niya, medyo yung meatballs mo, nakakarap talaga. Medyo merong IV effect yung ipit bet na lockdown. Yun, ganito ang kanyang riding position guys, di ba? Sports bike na sports bike ang kanyang position. So, ayun lang naman guys, ang basic information ng motor na to. At kung gusto niyo tong motor na to, at interesado kayo, nabilhin ito, please subscribe, hit the bell notification, pakilag na din ang video na to, and pakishare. At kung gusto niyo malaman yung presyo nito, please PM niyo na lang kami sa aming page, Denmark TV. So, maraming salamat guys. See you on my next vlog guys.